So the question today is, what even? What violations of law did this ABS-CBN commit? For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. Good evening, all of you out there. Good evening. A while ago, the giant ABS-CBN bid goodbye to millions of viewers. We are already out and off the air at this time. Only the satellites, only the YouTubes, you can view them. But ABS-CBN itself, the mother, the giant, is of the. Now there was a time that the president said in public that he will not renew the franchise of ABS-CBN. Then there was also a public statement of the president that ABS-CBN cheated him, because he, the president, paid an airtime, but ABS-CBN the political propaganda. And he said he will file a case if Stapa, but he did not. Now today, the National Telecommunication Commission had issued a cease and desist order for ABS-CBN to stop airing the programs. Well, the franchise ended its corporate life today, or last month, whatever, such that there was an order now. I don't know, I did not follow this case. I thought it was just a propaganda statement of the president. Such that I can only say this. If this case is already in court, or already in the extrajudicial power, we cannot make any comment thereof, because it is a sub judice. Tonight, in my opinion, humble opinion, whoever
to stop the operation. The BCB is guilty of the Constitution in the provision general welfare. It is true that the lifespan of the corporation is in that law. Let's say also that it cannot be renewed. Now, if the corporation in SCBN had violated corporate powers imposed upon it, then it could be the ground for renewal. But there is none. So to my mind, there are many legal issues here. Human rights, the general welfare of the Constitution, freedom of the press, freedom of speech, and etc. My issues. This is too much. During the martial law years, wala naman kung there was no martial law issued to cut off any of the giant television stations. Only fear was shown to the administrators of these giant televisions. But was not taken off from the air. Today, it's erased. No more broadcast from the initiative. My friends, this is already an exercise of extra powers concomitant to martial law regime, even beyond that. Let me read to you what the Bible says. What the Bible says. In Romans chapter 13, if you have a Bible, please open there at Romans 13, verse 1. Let every soul be subject unto the higher power, for there is no power but of God. The powers that be are ordained of God. Whosoever therefore resisteth the powers, resisteth the ordinance of God, and they that resist shall receive to themselves damnation. This is a warning against disobedience, violations of the law. Then it says here, and this is very important, for rulers are not a terror to works, but to the evil. Wilt thou then not be afraid of the power? Do that which is good, and thou shalt have praise of the sin. Now let me go back to this verse. For rulers, let us specify. Rulers here means rulers
presidents, the prime ministers, or the government are not at the Lord to good works, but to the evil. In short, our government can stop any organization when it does and with evil. So the question today is, what evil? What violations of law did this ABS-CBN commit? I do not know. Pero sana naman po maging makatwiran ang ginawa ng ating pamahalaan sa ABS-CBN. Hindi lang wala naman po akong interest dyan sa ABS-CBN. Opo. Kaya, ang masyado ko lamang sa dito, it affects our democratic life, the rule of law. That's it, the rule of law. Sa ating talagang nagkakagulo pa ang ating bayan. Ano po nyo? Dahilan sa hindi nakapagtrabaho yung mga may trabaho. Sabi ko nga, kagaya namin na isang kahig, isang tuka. Dahil dito sa lockdown, wala ng kahig, kaya wala ng tuka. Scratch and into the mouth. But today, we cannot scratch anymore. Hence, nothing can be put into our mouth because of the lockdown. And many were arrested only because they did not receive the amelioration fund given by the president. Wala na makain. So, gulo talaga. Now, ilang empleyado ang ABS-CBN? Lord, ayon sa kanila, mahigit 100,000. Isipin na naman po nyo, 111,000 yata yan. Will be left jobless. Nothing to scratch. And therefore, nothing to put in their mouth. The general welfare, as provided for in the Constitution, should have been observed by the powers that be, by the President. But, ang totoo niyan, humingi na ng tawad si, o inatawad na ni Presidente yung mga nandun sa ABS-CBN. Anong klase salita yun? May nitinuloy dito. Wala naman tayong maasahan sa Kongreso. Although the Congress knows that they have the power to grant princesses. Pero lahat naman po nung nandun sa Kongreso, lahat beholden sa Malacanang for material reasons, or for political reasons, or for self-interest. Wala na po yung kapakinabangan ng bayan. Kaya mga sa inyong lahat,
sumusubaybay dito sa 8-8. Na dumarating sa inyong tahanan tuwing ikawalo ng gabi at ikawalo ng umaga. Sabayan po niyo ako sa panalangin. Malaking epekto po sa ating kabuhayan ang pagkasara ng ABS-CBN. Panginoon, mahabag ka sa amin. Mahabag ka, Lord, sa aming bayan. Hawakan mo po ang isip at puso ng mga leader namin na unawain ang kapakanan ng bayan, kapakanan ng iyong mga anak. O Lord, pangunahan mo po ang presidente. Pangunahan mo po yung mga nasa Senado. Pangunahan mo, Diyos, yung mga nasa Congress. Na isa puso nila ang kapakanan ng bayan. I pray, Lord, that you touch the hearts of those in power from the presidency down to the Senate and Congress and even judiciary and down to the barangay level. Oh, corruption is rampant. It grows every day. Corruption is by the millions already. Most probably it will be up to billions. The president has already signed the amelioration fund to the billions. But some reports, whether it is true or not, 30% pa lang po yung naipamigay. Sana yung 70%. Darating daw yun. Second tranche. Oh Lord, have mercy upon us. May sakit ang bayan. The country is sick economically. The country is sick politically. All over the country, we have problems. Farmers, fishermen, and ordinary laborers. All of them are very, very much afflicted. By the power of the Lord, heal our land. Pakialaman mo na, Lord. And Lord, intervene for us, lowly citizens. Lord, have mercy. Mahabag ka sa amin, Lord. Kung may ginawang masama ang ABS-CBN sa kanyang corporate power o corporate mandate, parusahan po natin. Sa ating criminal law system, tinanggal na nga po natin yung hatol na kamatayan. Yun, nagkasala yun. Eh dito pa rin sa ABS-CBN. Hindi natin alam kung anong nagkasala meron ng ABS-CBN. Eh bakit naman hinatulan na ng kamatayan? Sapagkat ang utos na tumigil sa pan-broadcast, yan ho ay pinapatay mo na yung patay na walang kasalanan. So Lord, mahabag ka sa amin. Mahabag ka, Lord. Lalo na yung mga may sakit, Lord, na ang kanilang bread earner ay nagmumula sa ABS-CBN. Mahabag ka po sa kanila. Wala po silang panggastos.
wala pang makain. Samalan loob ang pumupuno sa puso. O Lord, mahabag ka sa amin. Mahabag ka dito sa mga kamuhayan namin. Napikulo sa pagkasira ng ABS-CBN. Lord, pinapanalangin ko namin ang Presidente. Hawakan mo po ang kanyang puso, ang kanyang pag-iisip, at ilagay mo sa kanyang katauhan, sa kanyang liderato, ang matuwid na pamamahala at isa sa katuparan ang saligang batas para sa general welfare. Close. Mahabag ka sa amin, Lord. Mahabag ka sa amin. Mahabag ka sa amin yung mga iglesia. Dito nga sa lockdown, nasira na po ang religious freedom. Pero hindi kami kumikibo sapagkat mayroon naman bandang kabutihan upang maingatan ang general welfare ng mga mananampalataya. Pero sumusunod sa protocol. Kaya maraming salamat doon na hindi pag-aaming nilalapastangan ang karapatan ng mamayan sa kanilang pananampalataya, sa kanilang relihiyon. Ngunit Panginoon, pauna na ang aming panalangin na ingatan mo po ang karapatan ng iyong mga anak na sambahin ka ayon sa kanilang conviction. Panginoon, mahabag ka sa amin. Patawarin po kami, Lord. Patawarin mo kami. Ang lahat po ay nagkakasala. Araw-araw. Salamat na lamang na ang Panginoong Jesucristo ang umako ng aming mga kasalanan. Kaya ngayong gabi, kayong mga nakapakinig sa akin, lumapit po kayo sa Panginoon at hilingin ninyo na iligtas niya kayo mula sa kaparusahan sa impyerno. Mula sa anumang uring kaparusahan, O Lord. Ayon sa biyaya. Ayon sa biyaya mo, Lord. Ipadala mo ang Espiritu Santo at turuan, ipuwin ang mga puso ng mga tao upang makilala at maalaman nila ang pangailangan sa iyo, O Lord. Sapagkat kung wala ka sa amin, wala po kami magagawa. Kung wala ka sa puso ng tao, walang ibang naroon sa kanyang puso kundi ang pansariling karapatan, ang pansariling interest, ang sariling kapakanan. Ngunit Panginoon, mabag ka sa amin. Mabag ka sa taong bayan mo. Ipadamo mo sa bawat isa sa amin ang iyong kapangyarihan, Lord. At ako po ay personal na nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa aking buhay, sa aking tahanan, sa aming church, at sa aming mga wala pa pong tinatamaan, wala pa po akong alam na naging biktima ng coronavirus. Maraming salamat, Lord. Maraming salamat. Maraming salamat. Lalo na po yung mga nagkaloob ng mga pagkain, ulam. Pagpalain mo po sila. At pagpalain mo rin po yung mga anak mo na tumanggap ng mga relief. Ngunit binahaginan nila ang kalang mga kapitbahay na hindi nakatanggap ng relief. Pagpalain mo po sila, Lord. Mahabag ka sa amin.
mapagka sa aming barisalo, mapagka sa aming bayan. Dalangin po namin, sama-sama po kami ngayong gabi, pagalingin mo po ang aming bayan. Heal our land. And Lord, bring this nation back to God. Lord, bring this nation back to God. We beg thee, O Lord, your mercy, your power, your forgiveness. Lord, bring back this nation to God. And bless your people. I ask this in Jesus' name and for his sake and for his glory. In Jesus' name. Amen. Yung panalangin dyan, lahat ng mga dalahin sa buhay, tuloy po nila yung panalangin. Panalangin po nyo kami na hindi kami walang malalagay na sa gabal ang diablo sa pangaral ng salita ng Diyos. O Lord, be with your people, Lord. God bless them. God bless you real good. Until tomorrow at 8 o'clock in the morning, sama-sama po tayo dito sa 8-8 na makikita nyo sa LBRC TV Marcelino Arias sa Facebook at saka sa YouTube. I-type lamang po nyo ang Pastor Mar Arias. Hanggang sa hanggang mamayang umaga, takad po tayo ulit. God bless you real good. Ito po si Mar Arias. Nagsabing, papaalam na po ako hanggang bukas sa aming wika. Ani na ako, ako na kamo. Dini at di akawon, and God bless you real good.